Hindi lang masarap at mabuti sa kalusugan, makakatulong din sa kalikasan. Yan po ang benepisyo ng pagiging vegan o yung pong gulay lang ang kinakain. At tampok ang mga yan sa mga nakahain sa isang food fest sa Pasay. Nakatutok si Bernadette Reyes. Itlog na gawa sa gata ng niyo. Bacon, hipon at isda, gawa naman sa soybean. Ultimo milk tea, vegan. Lahat ng yan makikita sa Veg Fest sa Pasay. Hindi ka gumagamit ng anything came from animals. May tulong din daw sa kalusugan at kalikasan ang vegan lifestyle. Ang carbon footprint na ng isang vegan is masyadong mababa versus doon sa mga kumakain ng karne. Since plant-based ka, gulay at prutas, mostly ang kinakain mo, syempre, mas healthier yung lifestyle. Isa sa mga paboritong panghimagas ng mga Pilipino ang halo-halo pero kadalasang sangkap nito mga non-vegan food gaya ng leche flan, ube, halaya at gatas. Pero sa pagkakataong ito, 100% vegan ang kanilang halo-halo milk tea. Sarap! They don't have to let go yung mga favorites nila katulad ng milk tea. Kumbaga, imbes na mahirapan sila nakalimutan or talikuran yung mga paborito nila, meron na siyang vegan version. Sa pwesto namang ito, dama na ang Pasko sa kanilang bibingka. Pati ang tila itlog na pula sa ibabaw, vegan din. It's made of rice flour. And then the egg po, we also made it. The white part is made of soy milk and coconut milk. And we also do made the cheese, cheddar cheese, coconut and soy milk base as well. Para sa gaya ni Sofia Revilla na 7 taon ng vegan, mahalaga makahanap ng mga pagkaing hindi nalalayong itsura at lasa sa nakagawian. It's great to start with familiar foods. Yung mga ganito nga po. So parang it's familiar to you. Pero it's the plant-based version, so it's easier. Same with the barbecue po. Super hanga ako sa inyo. Thank you. Ang sarap. Magpapatuloy ang Veg Fest hanggang bukas. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Horas.